Hello everyone! In this episode, I'm going to help you what are the things you need to consider when you're dealing with PLC input-output wiring connections. And of course, what are the things you need to prepare in a basic PLC programming activities. So you better tune in and enjoy! In a PLC I/O wiring connections, ang unang tinitingnan natin dyan is yung pinaka PLC datasheet natin. Why? Kasi ito yung pinaka schematic diagram wherein makikita natin kung saan ikakabit yung source supply natin, supply para sa input module, and then supply para sa output module natin. As you can see, we have two 24 volt supply na nakalagay sa diagram. Meron dito sa ibabaw, meron din sa ilalim. Yung nasa ibabaw natin, ito yung manggagaling dun sa external power supply. From external power supply, dito pupunta yung positive line sa L+, and then M for the negative. And then itong pangalawang 24 volts supply natin, ito yung pinaka-internal niya, wherein pwede ka na mag-connecta dito ng supply para sa input modules natin. Yan. Ito yung mga area na ito. So make sure na meron kayong datasheet para at least alam ninyo kung ano yung mga proper supplies or terminals na kailangan kabitan ng mga ito. Next, once na gumawa tayo ng basic PLC programming, ito yung mga documents na kailangan natin i-prepare. Una, we need to interpret the logic condition na ibibigay ng instructor natin or teachers natin. Here's an example. A control with the use of PLC has to be developed with the following conditions. Pressing start push button energizes pilot lamp A. Pilot lamp A is de-energized after 1 second and then re-energize after 1 second and this form a loop. So it will continuous siya na gagana. When a stop push button is pressed, logic circuit will return to its original state. So kapag in-interpret natin yung or in-analyze natin mabuti yung logic condition, parang ang nagiging output natin dito will be a blinking program. Pangalawa, once you interpret the logic condition na binigay, you need to prepare a symbol table. Ano yung mga nakalagay dito? Yan, we have the addresses and symbols na kailangan natin for the ladder logic. Once in-interpret naman natin yung condition, malalaman na natin ano ba yung mga real world devices na kailangan natin. Tulad ng start push button, nag-address na lang tayo ng I0.0, stop push button will be I0.1, and then for pilot lamp A, ang address natin is Q0.0. So ito na yung mga nilalaman ng ating symbol table. Pangatlo, kailangan natin makapag-create ng PLC input-output circuit. So based on the datasheet na binigay kanina, and then the symbol table, ito yung magiging itsura ng I/O circuit natin. Please take note of the devices also na kinabit. For example, start push button, ang nilagay natin is normally open contact. And then stop push button, normally close contact ang kinuha natin. So, nandito na rin nakalagay yung mga addresses ng mga devices. How about for the connections? Ito, I need to explain these two objects na nandito sa ilalim. Kasi itong M and L plus na ito yung para sa external supply na kailangan kabitan papunta ng PLC. Ito yung kailangan nating supplyan kaagad. Itong dalawang ito ay originally located at the output module area. Pero hiniwalay ko lang muna kasi medyo crowded na, hindi na may O, ganyan yung magiging connections nito. Yung pinaka-connections nito and then step-by-step procedures ng connections will be projected also. So, stay connected lang sa video na ito. Kailangan nyo matapos para makita nyo kung paano siya ikakabit. But ito na yung pinaka PLC I/O circuit natin. After ng pangatlong step natin, kailangan natin makagawa ng ladder logic program. Thank you.
After creating yung ladder logic program natin, ang next step, gagawa tayo ng actual connection by using the template. Ito yung pinaka-template na gagamitin natin. So, from the datasheet, from the PLC I/O circuit, dito na tayo magke-create kung paano siya i-coconnecta. Now, one reason kung bakit ginawa ko tong template na ito para at least makaiwas sa pagkasira ng mga gamit. So, para bago pa man sumabak sa actual wiring connection yung mga estudyante or mga trainees, at least nadodouble check na kung tama ba yung gagawin nila o hindi. And then, nakokorek ka agad. First, from the power supply, you need to connect yung L plus natin. Pangalawa, negative supply to M. And then, once na kailangan supply natin yung L plus from the papunta ng output module, then lalabas dun sa Q0.0 papunta ng pilot light. Then after nyan, you need to connect a wire papunta ng M. Yan. Then papunta rin ng supply natin. Tulad ng nabanggit kanina, what goes in must go out. So babalik lang siya papunta dun sa kabila. Same goes through with the input module. Since may internal supply tayo dito, 24 papunta ng 1M. And then we have two devices. We have I0.0 and I0.1. I0.0 papunta ng normally open contact ng ating start push button. And then I0.1 papunta ng normally close contact ng ating stop push button. After nyo makonekta yan, kailangan magkaroon lang ng common connections yung dalawa. And then pabalik ng M or negative 24 volts DC natin. So, ganyan yung pagkakakonekta ng ating actual PLC input-output circuit natin. Then, after making an actual wiring connection, yung pinaka-template natin, we need to simulate our program. Expected sa program natin, once you press the start push button, kailangan mag-blinking program yung pinaka-logic circuit natin. Ayan. Then, once you press the start push button, kailangan mapunta sa original state lang yung circuit natin. So, yun lang guys, regarding PLC I/O wiring connection. If ever may mga questions kayo, please comment na lang sa video na ito. And then, dun sa mga instructors and teachers na nagtuturo ng basic PLC programming, and kung gusto nyo magamit yung mga templates na pinakita ko dito sa video na ito, pwedeng i-drop yung mga email address ninyo sa comment section din. And then, I'll send it immediately para at least may magamit tayo ngayong pandemic para sa mga estudyante natin. Stay connected lang po para sa mga susunod na mga videos regarding CPU222. Sa S7200 natin, what are the tips and tricks sa mga paggamit ng mga timers and some interesting circuits na pwede natin magawa para sa PLC na ito. So, thank you and goodbye!